At isang masamang balita, mga boss. Wala dito si tatay, mga boss. Hindi ko alam kung nasaan. Saka wala na rin dito yung ano niya, mga boss. Wala na rin dito yung gamit niya. Ayun, oh. Baka umalis nga talaga si tatay. So, pag halimbawa tayo may tumulong sa'yo, halimbawa uwi ka ng probinsya, okay lang sa'yo. Ang problema mo lang ay pamasahe, ganon. Eh, paano kung mabigyan kita ng pamasahe, makaka-uwi ka kaya? Yeah, mungkin na yun. Welcome back, mga boss. At tanghali na, mga boss, you know? Kakatapos ko lang mamalingki, mga boss, para dun sa lulutuin namin mamaya ang gabi ni Mrs. Kasi bumibili ako ng mga gulay-gulay, mga boss, baka para mamaya ang gabi hindi na ako bibili, karne na lang. At ngayon, mga boss, ngayong araw ay pupunta tayo ngayon, mga boss, kay tatay, dun sa matanda na tinutulungan natin, yung binibigyan natin ng pagkain, ano, bibigyan natin ulit siya ng pagkain, mga boss, dahil kahapon hindi natin siya nahapdan, mga boss, dahil busy tayo kahapon. Meron tayong mga ginagawa sa tindahan. Hindi natin napuntahan si tatay, mga boss, you know, kasi nga medyo may kalayuan nga din si tatay sa area natin, mga boss, dito sa amin. Hindi siya basta-basta agad maaabutan lang na pagkain. Kailangan mo talagang ng oras. Siguro, kung balikan, may isang oras din siguro. O ano, kasi syempre, traffic pa, mga boss, you know. Kaya hindi natin siya nahapdan kahapon. At ngayong araw, mga boss, hahapdan natin siya ulit dahil alam ko gutom na siya ngayon. Dahil hindi nga siya nakakain kahapon. At mga boss, ngayong araw pala, mga boss, madalas pag hinahapdan ko si tatay, hindi ko na siya ni-interview, you know? Hindi ko na siya tinatanong kung bakit siya nandun, kung may pamilya pa ba siya. Basta hindi na ako masyado nakipagkwentuhan o nakipag-isyuso dun sa buhay niya, mga boss, no? Hindi ko na siya masyadong inuusisa. At importante naman sa atin ay matulungan natin siya, mabigyan natin siya ng pagkain, mga boss. Hindi na natin inaalam kung ano yung nakaraan niya, no? Pero mga boss, nakailang ulit na akong naghatid sa kanya ng pagkain, no? Lalo nung umuulan. At nakita ko, mga boss, talagang kawawa siya talaga doon. At saka, mga boss, habang tumatagal, parang ba siyang stress na stress? Stress na stress, bihira na siyang sumagot, ganun. Hindi na siya masyadong sumasagot sa mga tanong ko pag naghahatid ako ng pagkain. Kaya naisip ko, mga boss, baka kasi sobrang stress si tatay, mga boss, ino, baka mamaya wag naman sanang dumating yung time na baka mabaliw siya doon dahil sa sobrang stress, mga boss. At maliban doon sa pagkain, mga boss, dahil siguro kaya natin yung suportahan, pero yung stress niya sa sarili na nandun siya, mga boss, yung problema niya, hindi natin yun masasabi, mga boss, no? Kaya ngayong araw, mga boss, pilitin ko siyang interviewin, mga boss. Ngayong araw lang na to, interviewin ko siya kung ano yung ano niya, kung ano yung nakaraan niya, at kung may mga kamag-anak ba siya, baka sakaling pag na-upload natin itong video na to, kumalat to, makarating doon sa mga kamag-anak niya, mga kakilala niya, o mas nakakakilala sa kanya, baka sakaling makarating doon, para at least matulungan siya, mga boss, you know, dahil nandun nga lang siya. At isa pa, mga boss, hindi porkit nabibigyan lang natin siya ng pagkain ay ma-okay na yun, hindi ganun, mga boss, you know, dahil kita naman natin yung kalagayan niya doon. Medyo talagang alanganin para sa akin, you know, sa isang matanda na gano'n ang edad at nandun siya. Medyo hindi ko ano na makasurvive siya hanggang gano'n, mga boss, hanggang sa hindi ko sure kung makatagal siya doon, lalong-lalo ngayon nga nag-uulan, mga boss, you know. At ang pinakamatindi doon yung stress nga sa sarili niya, mga boss, you know. Kaya ngayong araw, mga boss, pilitin natin na ma-interview si tatay. Para just in case, may inyo, mga boss, may makapanood dito na iba na mas malaki yung kapasidad na tulungan si tatay at mabigay sa kanya yung lahat ng pangangailangan niya, kaya mas maganda, mga boss. Kaya interviewin natin ngayon si tatay sa abot ng ating makakaya, mga boss, eh, no? Kasi medyo tipid siyang magsalita. Kaya tingnan natin, mga boss, kung may interview natin si tatay, no? At ito pala, mga boss, yung pagkain na dadalhin natin kay tatay. Ayan,
May natira na naman kami mga boss. Meron na namang sobra dun sa mga niluto namin. Hindi naman ano yan mga boss ha? Hindi yan basta tira-tira na yung pinagka. Hindi yan mga boss, you know? Talagang pambenta pa yan mga boss. Kaso lang, hindi na namin yan ibibenta mamaya. Dahil yan na lang din naman ang tira. Kat, ano na lang din. Alanganin na din sa mga ano kung ititinda pa namin. Dahil yan lang din ang ititinda. Ayan mga boss, oh. Ayan mga boss. Mayroon na namang tatlong sarsyado na isda ay ano ba tawag dyan? Sweet and sour. At ito, may kanin pa dito mga boss, ito. At ito mga boss, ito dalhin na natin ito kay tatay, yan. Dagdagan pa natin yan ng isa para dalawa kasi para panghapunan. Ito panghapunan na rin niya, diretso na rin ito panghapunan niya mga boss, eh, no? Kasi baka hindi na tayo makapunta mamaya. At ininit ko pala yan mga boss para kahit papano, kahit hindi niya pa kainin ngayon, kahit mamaya pa, pwede pa, kahit mamayang gabi, kasi at least nainit naman siya. Hindi naman siya kaagad mabilis mapanis, mga boss, eh, no? Kasi ano naman yan, wala naman yung mga kamatis-kamatis, eh, no? At mga boss, dalhan na rin natin si tatay ng tubig. Ito, mga boss, dalhan natin siya ng tubig dahil napansin ko doon, wala siyang masyadong pinagkukuhanan ng malinis na tubig, kaya dalhin natin to dahil yung nakaraan, mga nakaraan kong hatid sa kanya, hindi ko na binibidyo, yung dinadala ko sa kanya, yung nakaganito lang, nakalagay lang sa plastic na, ano, plastic labo, at baka kinukulang siya pagdating ng gabi mga boss, you know, baka kailangan niya uminom ng tubig, kaso wala siyang makuhanan, baka uminom na lang din siya doon kung saan-saan, kaya dalhin na natin to mga boss, para at least, pag hindi man niya maubos, mayroon pa siya para mamaya o para bukas mga boss. Yan, dali na natin yan. Bigay na natin ito kay tatay mga boss. Bigay na natin yan. At yan ay mineral water ang laman mga boss. Panginom talaga yan. At malinis naman yan mga boss dahil bago yan. Bagong ano yan. Bagong bili. Yan. Yan, yun lang mga boss. At yun lang mga boss, eh, no? Pupunta na tayo kay tatay para makakain na rin siya. Tanghali na kasi mga boss. Ganun lang talaga ang oras ko na para makapag-atid sa kanya. Kaya bilisan na natin mga boss. Tara na, interviewin natin si tatay hanggat sa maaari. At yun mga boss, eh, no? Nandito na tayo sa lugar ni tatay mga boss. At yan, yung motor natin, ayun, no? Yan. At isang masamang balita mga boss. Wala dito si tatay mga boss, hindi ko alam kung nasaan. At ayun yung bahay niya mga boss, ayun, no? Yan. Wala dito si tatay, no? Hindi ko alam kung nasaan nagpunta si tatay. Hindi ko alam kung naghanap pa siya ng pagkain o mayroong nakatulong sa kanya mga boss, ayun, no? Sana may nakatulong lang, ayun, no? O di kaya baka umalis lang talaga siya rito, ayun, no? Ayun yung pag ano niya. Dahil nga nung nakaraan, ang lakas ng ulan dito mga boss, ayun o, lalakas ng ulan, kaya siguro siya umalis. At nawala na rin yung trapal dyan mga boss, you know, yung trapal na tinabing namin dyan nung gabi na umulan, wala na rin dyan. Saka wala na rin dito yung ano niya mga boss, wala na rin dito yung gamit niya, ayun o. Baka umalis nga talaga si tatay, ayun o, wala na. Ito yung plato. Dito lang yung plato nung binigay natin kay tatay mga boss. Umalis na siya. Baka talagang may nakatulong na mga boss. At isang malaking pasasalamat natin dun sa mga tumulong, kung talagang may tumulong man. At kung umalis man si tatay mga boss, kung sakaling umalis lang siya, hindi natin alam mga boss kung saan siya nagpunta, no? Hindi natin alam kung bakit siya umalis. Sinabi ko naman sa kanya na bibigyan ko siya ng pagkain sa araw-araw, no? At sayang, hindi natin na-interview si tatay ngayon. Ma-interview sana natin siya kung taga saan siya, kung bakit siya nandito, kung may mga kapatid o kamag-anak pa ba siya, para maipabot natin doon mga boss kung talagang meron man siyang mga kamag-anak mga boss, no? At kaso lang mga boss, wala na siya. Wala na tayong magagawa. Hindi natin alam kung saan natin siya hahanapin, you know? Baka lumipat siya ng lugar. Ayun.
Ayun, parang si Tata yun, mga boss. Nandun, lumipat lang. Tara, tara, punta natin, mga boss. 1 hour later. Ayun, mga boss, nakita lang natin si Tata yun. Lumipat lang pala siya dahil naghanap lang siguro siya ng makakain, mga boss. Ayun, nandito siya ngayon, mga boss. Interviewin natin siya habang, ano, para at least, mga boss, yung mga gustong tumulong, makakaawa kasi si Tatay eh, para at least malaman nyo kung ano yung kalagayan ni Tatay dito, mga boss. Tanong natin sa kanya kung meron pa ba siya mga pamilya o ano, para malaman ng pamilya niya na nandito siya, makauwi siya sa kanila kasi kawawa siya rito, mga boss. Talagang pag umuulan, init, sa kanya napupunta lahat, kaya kawawang kawawa. Kaya umpisa natin tanungin si Tatay, no? Tay, una, tanong muna ako sa'yo. Pintuhan lang tayo. Ano, meron pa ba ikaw pamilya, tayo? Meron pa bang mga anak, kamag-anak, kapatid? Yan na lang, Cora. Sino po? Nakitira uling. Saan? Saan banda yun? Sa may, ano, sa may Pasay. Sa may Pasay, Cora? Oo. Nagtitinda ng uling. Yun, meron daw siyang kapatid na si Cora, nasa Pasay. Nagtitinda daw ng uling. Sa may Palingki yun, tayo? Malapit sa Palengke. Malapit daw sa Palengke, mga boss. At ang ano, tay, saan ang probinsya mo, taga? Cebu. Cebu. Ay, di Bisaya ka, tay. Oo. Kamawa kang Bisaya. Ano, oh, taga Cebu daw siya, mga boss. Saan sa Cebu? Saan na doon, masipit. Manila, Philippines. Saan na sipit daw, mga boss, sa may ano? Hindi ko alam kung anong lugar yun sa Cebu, basta nasipit daw. At meron ka pa bang anak? May anak ka, tay? Wala. Wala ka? Wala. Wala daw siyang anak, mga boss, eh, no? Anong pinaka full name mo, tay? Full name, apelido? Pangalan at apelido? Apelido, ah. Yung pangalan mo muna at sa apelido? Ano, Smile? Ha? Smile. Sabi mo nung nakaraan, ano, Christopher? Apelido nun? Kabili. Ha? Kabili. Kabili? Ayun, mga boss, eh, no? Kay, ang apelido daw niya, Kabili, mga boss, eh, no? Tapos, mayroon daw siyang kapatid dyan sa Pasay na si Cora? Cora, titinda uling. Kuri? Cora, Cora. Cora? Bakit hindi kayo na lang doon, tay? Mas okay naman ata ang buhay doon. Anong problema? Bakit nandito kayo? Ganon. Wala. Hindi kayo magkasundo? Ganon? Hmm. Hindi daw sila magkasundo, mga boss, no? So, pag halimbawa tayo may tumulong sa'yo, halimbawa uwi ka ng probinsya, okay lang sa'yo? Oo. Okay lang? Hmm. Maka, alam mo kung saan ka uwi, doon sa probinsya? Oo. Halimbawa, merong may magandang loob, merong may kakayahan na tumulong sa'yo talaga, ihatid ka doon. Alam mo kung saan ka uwi. Sa harapan ko. Oo nga, pero alam mo yung bahay doon sa ayong lugar na uuwian mo. Ah. Ang problema mo lang ay pamasahe, ganon. Eh, paano kung mabigyan kita ng pamasahe, makakauwi ka kaya? Yeah, mungkin na. Maglalakad lang po, we. Ha, maglalakad ka, napakalayo noon. Ayun, mga boss, no, taga Cebu daw si Tatay talaga at sa nasipit. Alam kung saan yung nasipit sa Cebu diyan, eh, no. Wala ka bang kakilalang kamag-anak doon sa mga taga Cebu? Wala. Hindi, taga Pasay yun, eh, yung taga Cebu, yung nandoon sa Cebu, wala kang kakilala doon? Wala. Kailan ka pa nandito tayo? Paano ka nakarating dito sa Laguna? Lakad lang. Lakad-lakad ka lang? Edi, mga ilang buwan ka nang nandito naglalagala? Kanina lang, mga ano lang. Mga ano? Hindi, yung mga nang nakaraan, nandito ka na eh. Ano lang, mga ano lang. Matatlo. Ayun, mga boss, eh, no? Yun kay Cora daw na taga Pasay. Saan banda yung pwesto nila, tay? Baka sakaling napuntahan ko. Hindi, malayo yun, eh. Sa, basta malapit sa Palengke. Oo. Cora na nagtitinda ng uling, mga boss.
malapit sa palengke at yung apelyido. Anong apelyido mo, Tay? Ano, Kabili? Kabili. Ang apelyido ni Tatay ay Kabili. Ang pangalan niya ay Christopher Kabili, mga boss. Baka meron kayong kakilalang mga Kabili diyan, mga boss, sa Cebu. Andito si Tatay Christopher, nandito siya ngayon sa Laguna. At sana'y matulungan yung mga boss dahil ito hindi basta-basta yung kalagayan ni Tatay dito, mga boss, no? Babalik ka ulit doon, Tay, pag ano, mamaya. Balik ka lang doon dahil bibigyan kita ng pagkain. Suportahan kita ng pagkain hanggat nandito ka. Ha? Huwag kang aalis dito hanggat walang tumutulong sa'yo. Makakakuha tayo ng tutulong sa'yo, huwag kang mag-alala. Pakabalik ka sa inyo. Ha? At yun, mga boss, no? Na-interview natin si Tatay. At ang pangalan ni Tatay, Christopher Kabili, mga boss. Taga Cebu. Nasipit Cebu. Hindi ko alam kung saan sa Cebu na yan, eh, no? At saka, ano, mga boss? At meron daw siyang kapatid na nandyan sa Pasay na hindi daw sila magkasundo. Pangalan daw ay Kura. Kura Kabili. Nagtitinda doon ng uling malapit doon sa mga malapit sa palingki sa Pasay, no? At baka kung may makapanood dyan na taga Pasay, nakilala yun si Kura Kabili. Ayun, andito si Tatay Christopher sa Laguna. At kawawa yung kalagayan niya rito dahil nasa kalye lang sa siya. Wala siyang bahay na inuwian talaga. At yun, kailangan niya ng tulong, mga boss, no? At sana matulungan niyo si Tatay, mga boss. At sana hindi na tumagal, dahil habang tumatagal medyo nagkakaroon ng komplikadong stress si Tatay sa kanyang ano, sa kanyang pag-iisip at saka sa kanyang katawan. Medyo nakakaawa dahil siyempre yung sakit na maaaring makuha ni Tatay dito. At yun lang, mga boss. Tay, yun lang. Salamat sa ano, ha? At hayaan mo, pag ba merong tumulong sa atin, merong tumulong sa iyo, may kumontak sa akin, pupuntahan talaga kaagad kita dito, ha? Pupuntahan kaagad kita dito, huwag ka lang aalis dito. Para alam ko kung saan ka hahanapin. At araw-araw naman bibigyan kita ng pagkain para hindi ka magutuman, ha? Ito, mayroon akong dalang tubig, bigay ko yan sa'yo para meron kang maiinom. Okay, sige. At yun lang, mga boss, no? Sana sa mga makapanood dito, mga boss, no? Sa mga makakapanood dito, mga boss, sana matulungan nyo si Tatay, no? Dahil nandito, kawawa talaga si Tatay. Sana tulungan nyo siya. So, sakali man na gusto nyo tumulong kay Tatay, mga boss, puntahan nyo dito yung mga sa nakakilala kay Tatay. Puntahan nyo dito sa may Terili, sa may highway ng Canlubang to Tagaytay Road. Nandito si Tatay, mga boss, no? Nandito lang siya sa may mga puno ng mga parakata ata itong mga nandito. Nandito siya, mga boss, makikita niyo siya dito. Baka gusto niyo siyang tulungan, mga boss. At ako naman ay yun lang naman talaga ang kaya ko ding maitulong kay Tatay, yung pagbibigay sa kanya ng pagkain. At yung mga pangailangan niya, kahit paano, makakakain siya, hindi siya magugutuman. Iba kasi rin yun, mga boss, yung natulungan natin siya ng buo, lahat. Yung kanyang pangangailangan, yung bahay, kung may bahay man, mauwian si Tatay, kasi yun lang talaga importante sa isang tao, mga boss, yun, bukod sa pagkain, yung mauwi ang bahay. At saka yung sarili ni Tatay, matanggal yung kahit paano, maibsan yung stress niya. At yun lang, mga boss. Tay, ako'y uwi na, Tay. At meron pa akong gagawin. Yun lang, mga boss. Maraming salamat sa inyo. 1 hour later. At ayun, mga boss, no? Nakarating na tayo, mga boss. At sobrang init, mga boss. Grabe. Ay, alam na, mag-alas 2 na ng hapon, mga boss. At yun, mga boss, no? Na-interview natin si Tatay kahit paano. Nakuha natin yung mga iba niyang information. At yun, tulad na sinabi niya, mga boss, no? Meron daw siyang kapatid dyan sa Pasay, no? Tsaka wala daw siyang anak. At taga ano daw siya, mga boss, taga Cebu, taga Nasipit, ano ba yun? Basta, ay ano? Basta, taga Cebu siya, mga boss, no? At saka, yun nga, napansin ko dun sa mga sagot ni Tatay, mga boss, no? Napansin ko dun, kaya ayaw ko mag-interview, mga boss, dahil magkakaroon ako ng kunting agam-agam, mga boss, no? Kaya ayaw ko siya sanang talagang interviewin.
Kasi ako, basta tinulungan ko siya, okay na ako doon. Ayokong usisain yung mga bagay-bagay na kung saan. Iba-iba kasi yung iba-iba kasi mga boss yung dahilan kung bakit andyan yung mga yan sa mga ganyan sitwasyon mga boss. Eh, no? At napasin ko doon, meron siyang ibang mga information doon na yung kagayon sa pangalan. Binago niya yung pangalan niya nung una mga boss. Eh, no? Binago niya yung pangalan niya. Yung unang bigay niya sa atin na pangalan ay ano? Pangalan nung una, nung dati pa, nagtanong tayo sa kanya, pangalan niya ay Christopher. Tapos ngayon, yung tinanong natin siya ngayon mga boss, ang naging pangalan niya na ay Ismael. Hindi ko alam kung andinig ko ba lang nung nakaraan, Christopher o Ismael, kasi medyo ahina yung boses niya. Eh, no? Pero basta, Ismael ang pangalan niya ngayon mga boss. Ismael Kabili mga boss, at meron daw siyang kapatid dyan sa may Pasay, malapit sa palengke, nagtitinda ng uling na si Cora Kabili mga boss. Eh, no? Sana may nakapanood dito mga taga Pasay mga boss na malapit sa palengke. At sana'y may paabot dun sa kapatid niya na nandito yung kapatid niya si Ismael o si Christopher ba yun, eh, no? At pansin ko rin dun sa mga sagot ni tatay mga boss inong video, malayo sa tinatanong ko at tingin ko siguro sa ano na stress yung video, nawawala na siya sa tamang bait mga boss, sa tamang pag-iisip yun, eh, no? Siguro dahil ano na siya, ilang araw na siyang nandyan, hindi natin alam kung kailan pa siya dyan. At yun nga, tinanong ko siya mga boss kung ilang araw na siya dyan. Sabi niya, 3 araw pa lang daw siya. Eh, samantalang ilang araw ko na siyang hinahatiran ng pagkain. At saka bago pa yun ko siya hinahatiran ng pagkain, lagi ko na siyang binibigyan dyan ng pera. Ilang beses ko na siyang nabibigyan dyan. Ilang beses ko na siyang nadadaanan dyan pag pumupunta ako dyan sa lugar na yan. Kasi madalas ako dyan mga boss, umakyat ako ng Tagaytay. Kaya imposible yon mga boss, eh, no? Na 3 araw pa lang siya. Medyo, ewan ko lang kung talagang nakakalimutan niya ba talaga o dahil sa stress niya. O, kaya mga boss, sabi ko nga sa inyo, ayaw kong magtanong kasi at maaari ayaw kong malaman kung ano man yung mga ano niya, dahil sa akin, basta nakita ko siya dyan, tinulungan ko siya, okay na ako doon. Hindi ko na kailangan tanungin pa kung bakit siya nandyan. At sana mga boss, eh, no? May makapanood nito at makarating to dun sa mga sinasabi ko at mga sinasabi niya, binabanggit niya na mga pangalan, lalong-lalo yung dyan sa may Pasay dahil medyo malapit-lapit dyan dito sa Laguna mga boss, eh, no? At pagka may time tayo mga boss at nakapunta tayo ng Baclaran at di kaya wala tayong ginagawa, alam ko yung lugar na yan mga boss, so, kabisado ko rin yung Pasay mga boss, puntahan natin yung Pasay na yan at tingnan natin, hanapin natin yung sinasabi niyang Cora Kabili mga boss. Galugarin natin yung buong palengke dyan na nagtitinda daw ng uling. Isa-isahin natin lahat yung mga nagtitinda ng uling dyan sa palengke mga boss. Tingnan natin kung meron dyan Cora Kabili mga boss. Ano? At saka pala mga boss, tatay parang takot na takot siya sa ano, ayaw niya magtiwala mga boss sa tao. Eh, no? Dahil sinubukan ko siyang yayain na sakay sa motor at dalhin na lang natin sa DSWD. Ayaw niya mga boss. No? Medyo parang ayaw niya talaga, hindi siya mapilit, eh, no? Hindi na natin pinilit dahil baka magalit sa atin, eh, no? At sabi ko rin sa kanya na kung sakali man bibigyan kita ng pamasahe, makaka-uwi ka ba sa inyo? Sabi niya hindi daw siya uwi, maglalakad-lakad na lang daw siya, kaya hindi ko matansa mga boss, no? Kung talagang ang paano ko ba siya tutulungan o di kaya kung talagang totoo ba yung mga sinabi niya. Pero yun nga, kagaya nga ng sinabi natin mga boss, hindi importante yung sinabi niya kung totoo o hindi, at least nakita natin siya dyan na kailangan niya ng tulong mga boss, no? Nakita natin yung sitwasyon niya na kailangan talaga kahit pagkain man lang, kaya yun, binigyan natin mga boss. At yun lang mga boss, at sana may makatulong kay tatay. Uulitin ko, sana makarating kay Cora Kabili yung nandyan sa Pasay daw, nagtitinda ng uling, ang video na to mga boss. At yun lang mga boss, kung hindi ka pa nakasubscribe mga boss, magsubscribe ka na mga boss, para sa ganon ay medyo lumaki-laki ating channel at lumawak yung ating viewers mga boss, para mapanood nito kung sino man yung
yung sinasabi ni tatay na si Cora Kabili, mga boss, no? Para mapanood niya, mga boss, at i-share nyo na lang itong video na to, mga boss. Sa ganun ay mas malaki ang chance na makaabot itong mensahe natin dun sa tao na binabanggit ni tatay, mga boss. At yun lang, mga boss, maraming salamat sa pagsama